Naranasan ng maglakad papasok sa trabaho ang teacher na si Lemerin noong nakaraang nationwide transport strike. Kaya kinakabahan na naman siya ngayon dahil sa planong tigil pasada ng grupong Piston mula November 20 hanggang November 22. Siyempre po mahirap kasi lalo na kung kakaunti lang, mahaba yung pila dito eh. Tapos maghihintay ka ng matagal, tapos malilate kami kasi halos lahat ng estudyante din dito rin sumasakay. Para hindi maabala ang mga commuter, pakiusap ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Piston, huwag nang ituloy ang tigil pasada. Unang-una po, ito po ay salungat sa kanilang usapan po sa gobyerno na ang prangkisa po ay isang pribilehyo. At pag itinuloy po nila ito, ay posible hong mawalan po sila ng prangkisa o masuspindi po ang kanilang prangkisa. Pero giit ng Piston, ang makapipigil lang sa kanilang kilos protesta ay kung pagbibigyan ng gobyerno ang mga hiling nila, kasama na ang pagbabasura sa deadline ng consolidation sa December 31, pati na rin ang hiling nitong payagan silang i-rehabilitate ang mga jeepney nila kesa bumili ng bago. Yung kooperatiba po ngayon, halimbawa kung ako po yung operator, hindi ko alam kung alin ang aking unit, alin yung binabayaran ko, alin yung aking property sa kooperatiba. Dahil lang nakapangalan na dito, ay mismo kooperatiba na lamang, pero ikaw yung nagbabayad. Kasi ang magbabayad na po yan, yung transport service entity, hindi na po yung driver, kasi pooling of resources. Second, pag naglo-loan po sila sa banks, sa GFIs or even sa commercial banks, dapat consolidated sila. Kasi yung viability to pay, nandoon po sa consolidation. Bagamat umaasa si Guadis na mapakikiusapan pa ang Piston, naghahanda na rin ang LTFRB ng mga alternatibong pampublikong sasakyan sakaling matuloy ang transport strike. About 8 to 12 routes na pwedeng tamaan po nitong strike. So nag-i-issue na po kami ng special permit para sa mga jeepney na may ibang rota na pwede nilang tahakin itong mga ruta na maapektuhan ng strike. Mayroon ho kaming coordination with the LGU para naman ho sa mga areas na kung kukulangin pa po yung mga jeep na aming inilaan, mayroon na naman pong libreng sakay na ibibigay po ang local government unit. At dahil kaya namang agapan, ani Guadis ay hindi pa naman kailangan magsuspinde ng klase o ng trabaho sa mga araw ng strike. Isa ang jeepney driver na si Albert sa mga sasali sa transport strike bilang pagtutol sa consolidation deadline sa Disyembre. Pag naglabas daw na, sumali ka ron, hulug-hulugan, nung kuha ng operator, nasa 2 milyon naman daw po. Yung ganong jeep. Siniguro naman ng LTFRB na gumagawa na ng paraan ng pamahalaan para tiyaking hindi kailangan maglabas ng pera ang mga chopper at operator para sa bagong jeep. Tiniyak din ng LTFRB na kahit hindi matapos ng mga operator ang proseso ng consolidation sa December 31, papayagan pa rin silang maghanap buhay at pumasada. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.